Chantel. Yes, it's back. Back not again. Yes, it's back. Yon. Alam ko hindi niya alam yung lyrics eh. Pero yeah, okay. So pinag-uusapan natin ito kanina. Sumakto nangyari. Eh. Sumakto lang. Nabanggit mo si Lasty, nabanggit mo din si Jome. At nag... Ay, umupo na. Oo. So umupo na si Jome at si Lasty. So medyo mag-iiba ang ihip ng hangin. Jome, coming in from the amateur leagues mula sa Sun Sparks. Na dating coach si Paolo Expert. So, yeah. So kung magkaparang dito kay Jome, hindi siya nasa unfamiliar territory. Mm-hmm. Kasi part din ng kanilang coaching staff ngayon din talaga is si Coach Pao, which is his coach na prior. Mm-hmm. So mas pwede natin sabihin na mas magiging madali or hindi magiging stiff ang brand with regards to this change. Same goes with the Lusty and Few connection again. I kind of feel like for Few, mas magiging maganda to para sa kanya kasi dalawa sila ngayon na pwede mag-dictate ng laban, mag-dictate ng rotation, knowing that this is Lusty na kanila magiging roamer. Maganda actually kasi Lusty, Fluff, and Few, matagal na sila sa underbrand. So yeah, yung connection, kabisado na may nila. May kapaan na. Oo. Here we go. Alam mo, eto nga eh. Yung NXP, base sa sinabi mo, Chantel, kahit may kapaan na yung brand sa chemistry nila, eh parang I feel na unfazed ang NXPE. Sobrang may, confident nga nila may na. May ano talaga sila ngayon eh. May part, may aura sila ngayon na for me ah, dark horse team. Mm-mm. For me, this is a dark horse team this season. Oo, kumbaga para sa next wave was kasi there was a time na parang hindi pa natin talaga nakikita kung ano yung full potential ng nila. Kanina din sinabi natin that this might not be the full potential of next play Evos, knowing na pwede sila mag 5-man. Na buo AP. Bago. Diba? Oo. Pwede. Dark Horse nga talaga. Yeah. Pwede talaga. At sila pa yung nagkaroon ng variants. Talagang magandang upgrade for the team. At nakikita mo naman yung mga tinatalo nila. Hindi rin biro eh. Yeah. Diba? So, okay, let's see. Sila ang nag-open this time ng Valentina. Okay, pinag-usapan natin to kanina, DDZ and Chantel. Baka dangerous si Open. Ngayon, ang mga pwes, possible na makopya, Glue. Ayan, Glue. Split. Napakaganda. The split. Mm-hmm. Oh. Napakaganda agad ng Glue dito para sa side ng next play Evos if ever na magamit. And at the same time, for next play, pagka, pansin ko lang ah, pag Roger yung gamit nila, automatic, yung mga kinukuha nila na heroes, specifically for Cadenza, is yung mga heroes na grabe pwedeng magbigay ng vision. Yes. Yeah. And also disrupt, no? Sa disrupt, jungle eh. Oh. Napansin ko kanina, nung game number one, si Cadenza, imbis na kumuha siya ng ejector level one, kumuha agad siya ng smart missiles. Oh. Ang ginagawa yun, kasi para mas mabilis makukuha ng buff yung kampi mo. So wala siyang ejector kaya pala kanina. Nakatayo lang. Oh, smart missiles pala yun. Or possible din, if ever, kung nagkaroon na ng information si Cadenza kanina kung paano yung jungling pattern dito ni Saxa, pwede naman gawin niya, usually, ang inuuna kasi diba is the purple buff. Oo. There's a possibility that for game number two, pwede siyang, pag naka-smart missiles ulit siya, pwede niya agawin yung orange buff. Kasi kaya, di ba, Johed, level 1? Kaya talaga. So ngayon, all eyes on Cadenza's Johed na sabi ng Bren, kailangan natin i-block. Mm-hmm. Tayo naman ang revision game. You have the Selena on and Popol and Koopa para sa Bren. Nalipad yung dalawang heroes at mukhang may pro-protectan sila. It's all in protecting the jungle. Mm-hmm. Si Saxa, open ang link. Open ang Lancelot. Mayroong alamat na sinabi doon sa alamat, kahinaan ng Roger. Lancelot, okay? Oo. Okay. Lancelot, okay? Kumbaga eh. Oo, so tingnan natin kung mapipili ngayon dito yan. Kahinaan ni ano ni Roger Titol. Oo, bina na pala. Siling. Tsaka siling. Hindi ko nakita. Nakaba na pala. That is the second ban. Bren na mismo nag-bran. So, anong naiwan para kay Saxa? Parang pwede siya mag-Hayabusa. Mm-hmm. Pwede siya mag-Hayabusa. Actually, for Bren, kung gusto na, pwede din sila mag-Olus. Olus? Effective din si Olus. Actually, knowing na grabe naman yung DPS nung magiging gold lane nila, additional DPS. So, yeah. Kung gusto nila nang gumaya or gusto nilang i-adapt yung pinaka-naging style ng next play Evos kanina, which is more on the objective taking, pwede nilang sabayan nga with the DPS as well. Yeah. Pero, Bren, yun ang inaatay natin talaga eh. Funny tingin ko eh. Kaya na funny dito eh sa Bren eh. Tama. Pero okay, binan yung Hayabusa, binan yung link. Alam ng next play na darating itong assassin. Ang hula ni TDZ, funny. Yeah.
Kasi ano eh, ang daming disable ng Bren Esports. Pag tumama yung isang arrow ng Selena, 1-2 cables, then cutthroat, automatic exit tapos, ka agad. Yeah. Isang mabilisan lang. Ganun yung pwedeng gawin dito ng NXPE. Pati, pansin natin sa playstyle ni MP Deking, mahilig siyang sumalubsob eh. Mahilig siyang mag-play aggressive. Eh, pwede mo siyang i-punish ka agad. Okay. Kung nakakuha ka na agad ng purple buff. Feeling ko sa Bren, pwede din, kung kukuha sila ng Fanny, pwede silang kumuha ng Kufra para mahirap dito na mag-transform yung Roger. Mm-hmm. Hindi, kasi diba, nabagit mo, pasalubsob ang playstyle ni MP Deking. Pero Grok, the vintage lusty Grok. Lusty Grok. Pwede din, kung mag-Grok sila, talagang pinipilit natin yung Fanny, no? Pwede siyang gumawa na ng wall. Para sa Fanny. Para sa Fanny. Okay, titignan natin kung itong last pick ng Bren ay Fanny. Ha? Ngayon, we're now looking at NXPE na mukhang hindi talaga nagpapainda. Look at the faces right now doon sa camera ng NXPE. Tingnan mo kung gaano kaseryoso si MP The King talking to Zico. Imagine. About the next pick. Mm-hmm. Imagine, grabe din yung, kumbaga parang dito kay MP The King, yung body language niya is, he is new to the team, but at the same time, nagtatake responsibility siya doon sa kung paano makaka-contribute sa win nila. Tingnan mo, ngayon, pumili na. Ayan na. Yep, laging meron siyang feedback sa ano eh, sa coach niya. Oh, si Cillian plus the Beatrix late combo. Game. Grabe yung damage ng lineup ng NXPE. Yeah, late game lineup for NXPE. Sabi nila, gusto nyo ba ng action? Pwes, bibigyan namin kayo ng damage output. This is to counter the glue and to counter the Grok. Okay, what's the last pick? Any predictions, guys? Kailangan na dito yung hero talaga ni Saksa. Natanggal yung mga assassin. Ubus. Lansling. Pwede silang yung mga ginagawang fighter na jungler. Kaso kasi, in terms of movement speed, gusto mo yung mabilis. Kasi Cecilion at saka Cecilion Valentina, Beatrix na may mga kalaban mo. Lalo correct. Pa nag-scale, parang mahirap. Kimmy! Oh! Fighting Kimmy! Alright! So, ang dami nating sinabing mga assassin, pero marksman pala. At isang Kimmy sa talagang gumagana doon sa Demon Slayer Marksman Jungle Emblem. Yes, maganda rin kasi kulang sila ng mga heroes na kati-take down ng mga turrets kapag nanalo sila ng team fight. Pati when it comes to reach, yung range capability, yes, medyo prone dito siya si Saksa kapag nakalapit siya si Roger, si MP The King, pero kaya niyang mang-kite out ng mga members, especially kapag sumasalubsob na yung NXPE at yeah, nakahap sila ng magandang tempo. There we go. Bren Esports, nilagay na nila ang tatlong M to champs, Flap, Lusty, and Few. But this time, they're up against a team na talagang lumiliyab at talagang nagiinit. Next play, Evos. Mukhang confident pa rin kasi biruin mo, Cecilion on the last pick. Diba? Late game, sige, damage tayo, laban to. Oh, plus meron din sila pagdating sa early game, meron din silang Beatrix. Yeah. Pang early game din, actually, meron silang pang control sa early game, which is the Jawhead. Valentina pa. Meron silang pwede mag-snowball, which is the Roger. Pero kasi yung lineup din dito na side ng Bren, may possibility din siya for a snowball. At ang kinagandahan doon, meron silang pan-zone, which is the Grok. So pwede mag-free hit yung Kimmy if ever na may naka-flex na bato sa harap niya. Yeah. Pati mas malaking chances na makontrol nila yung jungle area because of the Grok na rin. And I guess one of the additional heroes na pwedeng mag-provide din ng vision sa side ng Bren Esports just by utilizing his passive. Tingnan natin, mabilis ngayon ang Cecilion on clearing the mid. This is Yelly Haze, but look at Lusty and Saksa. Nagusto na lang kunin ang purple. Eto na naman si Cadenza, taunting Saksa. Finally, nakita na tayo dito, Tol! Sanguine Claws! Pero retribution. Para kay Saksa. Na-secure pa din, pero kanina kumapansin natin, nandun yung block ng wall ni Lusty for the minion of Bren Esports para hindi makapag-zone agad dito. Ayun o, naligaw. Yung Beatrix, si Hesa, nandun sa may... Nasa dulo. Naligaw, kinuha ni Hesa. Hinabol niya. So, ibig sabihin, lamang dito ng bahagya ang populin ko pa makakapagkuha ng space. Si Lusty, di natin nakita yon sa bandang baba, pero sobrang ng delay. Okay, this is interesting. A new type of rotation sa side ng Bren Esports. Pati si MP The King ay na-delay. This is level 3 Roger right now.
At mauuna ata si Saksa mag-level 4. I don't know, tignan natin. Kasi possible, napakataas na nga chance dito na mauna din talaga si Saksa. That is because yung site kanina ng Bren Esports ay nandun na sa mga neutral ng Next Play EVOS. And lahat ng trajectory nila is literally on the bottom lane. Actually, nauna pa rin si MP The King. So, baliwala lang din. Baliwala lang din ang ginawa ni Few. But still, it's a vision game na ginagawa ng Brent. So ngayon, sabi nga ng NXPE, sige, mag-vision-vision kayo dyan, okay lang kami. All goods pa rin naman kami, Hesa at level 3. Ang kanyang katapat ngayon, si Jome at level 3 din. Mm-hmm. So ngayon, parang it's more on the jungle rotations para dito sa laban na to, no? Yes, and yun din yung pinoprotektahan ng NXPE. Papansin natin kahit si Lusty, Few, and Flap talagang umiikot na nang umiikot sa buong mapa. Talagang pinibigyan nila ng importance yung jungle experience na pwedeng ibigay nila sa mga heroes nila. Kasi mapansin mo rin eh, yung Bren Esports more on, handle sila sa timers eh. Kailangan pa muna magkaroon ng item ni Jome, si Saksa, gamit yung kanyang mystery shop. So it's all about items talaga yung call dito. Speaking of items, sa mauuna, sa pagkuha ng Retribution at probably item ay si MP The King. Anong nangyari doon? Sumabog na lang si Saksa at Flop. Kumbaga para doon sa side ng Next Play EVOS, napakaganda eh. Pwede natin siyang i-connect doon sa ginawang laning ng Next Play. Kung mapansin natin, Yureshi is using the Valentina. Sabi natin, during the draft, ang maganda gayahin dito with the IMU is yung ultimate ng glue. Kasi sila pa yung pinagpantay. So, very well prepared dito Next Play EVOS against Bren. And at the same time, again, MP The King with the map awareness knowing that there are players from Bren. Pero Kadenza, nakuha doon. Finally, Bren Esports taking one. Tama ka, Chantel, no? Iba talaga yung awareness din ng NXPE. Pero gaano ba kasakit yung damage output nito? Look at this. Handa ang NXPE Gomera. Parehas din sa Bren. MP The King. Wow. Naka-item na agad. Mabilis. Yeah, 3 minutes 30. Meron ka ng wind talker ka agad. And I guess because of the speed na rin na meron siya sa yung pag-pattern niya sa mga jungle eh. And sobrang bilis niyan. And nauna pa siya kay Saksa. And Saksa prioritizing the genius wand. So talaga may opportunity, mas malaking opportunity na makaka-takedown ng kill dito sa MP The King with just purchasing just one wind talker. Tama si Chantel kanina, sakit ng damage ng Bren Esports. Poke ang gusto, ng NXPE eh. Poke ang gusto ng Bren eh. But for NXPE, burst damage output. Kumbaga parang ipipitik lang nila na ipipitik dito yung mga skills nila or even na free hits nga against Bren Esports. And for Bren, as much as possible, kailangan ma-maximize na nila ito eh. Lusty with the power of nature at the same time yung mga arrows ni Few. Kailangan makita na natin ngayon yung connection para maka-free hit din si Saksa. Or pwede din naman, go sila sa kanilang pag-push. Pero top lane, grabe naman yung... Nagsabunutan? Nagsabunutan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba mangyari yun? Pag kinopya ng Valentina yung glue, sasabunutan niya yung glue mismo? Pwede. Patutusin eh. Kasi pareha sila ng pwede yun. Pero kung sakaling pareha sila nakasplit-split, that's a very interesting question. Interesting, no? Parehas nakasplit-split. Maglalaban yung mga mini glues. Pero tignan natin, another turtle na mapupunta sa NXPE. Ito pa pala. Para sa Bren, mabilis sila mag-push eh. Yes. Kimi, Popolo, and Kupa to. So, if you're NXPE, ayaw mong matalo sa teamfight. Kumbaga para dito sa Next Play EVOS, kaya ang ginawa nila, hindi na nila tinry na depensahan yung sa may bottom lane kasi sabi nila, if ever man na depensahan natin siya, hindi na rin naaabot. Kasi nandun na yung Popolo, Kupa, and Kimi. So, ang ginawa nila was to focus on destroying the top lane turret and at the same time, secure the turtle. So, this is Next Play EVOS weighing kung ano yung magiging trade nila. Same goes with Bren kasi ang gusto nila as much as possible ngayon is patabain agad si Jome, give vision para sa kanilang Kimi dito, free hit as much as possible. Bottom lane sila kanina, ngayon na kanilang movement is on the top lane. Trade sila habang si Flap ikiklear yung mid. Sakit. Ito lang yung mga tipong call na clear mo lang yung mid. Goods tayo. Push ang ginagawa ng Bren Esports. Si Few. Kuya Few, medyo nakita namin yung untog, pero let's see. Arrow coming in. Mabilis pa rin ang push na ginagawa ng Bren Few. Naghihintay ng trap ngayon. Ayun na, anong untog, Kuya Jean? Pero may Arcane Shade. Few ngayon, tumatakbo. This is Lusty na tinatangking ngayon. Yung kumuna ng NXPE. Arrow coming in para kay Few. Damage out para kay Saksa. Ang Rocketeer sa ilalabas. Pero hindi tumama. Yung damage output ni Ellie Hayes, makati na din.
si Yelly Hayes this time. Yelly Hayes, nakita natin yung damage ngayon. At the same time, next play EVOS, nabagit natin kanina, TDZ, it is about yung weighing ng kanilang mga trades. Yes. Against Bren. Kanina habang nagtiteamfight sa taas, middle lane and bottom lane kinukuha nila eh. So, mas masakit. Pati ang ganda ng ano eh, ang ganda ng timing ng NXPE. Si Oreshi, nak-steal niya na yung split-split ni Flap, pero hindi siya agad nag-engage. Yeah. Hinintay niya muna yung NXPE, members ng NXPE sa middle lane, na matapos, na ma-takedown yung tier 1 turret. And with that, nahuli nila si Lasty at wala na agad na frontliner yung Bren Esports. Kaya hirap na hirap yung Bren Esports to fight on that very tight spot. Kasi yung NXPE, yun yung gustong-gusto nila eh. Ang dami nilang AOE, ang dami nilang ways to punish Bren Esports sa mga tight spaces. Ang dami nilang cone-shaped AOE skills na sobrang ganda doon sa mga sinasabi mong tawag nating mga maliliit na iskinita sa game. Oo. Diba? Yung skill ni Yureshi, yung shotgun ni Hesa, diba? Ni Virus Passion, diba? Ang dami nila. Kaya kailangan nilang mag-back out. And Bren Esports, mapapansin pa rin natin na talagang nandun pa rin yung presence of mind nila na gusto nila manalo. Let's see, dahil nako yung bat face inactivate na, sanguine cloth so naman. But Yureshi, oh no. Ang linis talaga ng NXPE, pare, doon pa sa gilid. Sandwich. Sa sandwich yan, sinasaksa, Kadenza. Sumusubok ngayon, but look at the damage output na meron si Yelly Hayes from the back. Sa bunot, this time para kay Flap. Pero yung Bren ay walang magawa this time. Nakikipaglaro ng patintero at lumalamang ang NXPE. Hindi sila makalapit. Oh, grabe din yung... Kung ako kanina, parang sa teamfight na yun, nararamdaman ng Bren eh. Kasi kahit ako hindi ako makahinga, imaginein mo, lahat ng point of exit mo, meron nakabantay. Meron nakapwesto doon na Kadenza. Meron din nakapwesto sa harap na isang Valentina. So even the damage, the more na nagbibitaw dito ng skill si Yelly Hayes and even Oreshi, the more na gusto mong lumabas, pero the more na merong nakaharang para sa inyo. Sakit yan. Ramdam pang zone. Mo eh. Oo. Isipin mo, yung isang sanguine claws lang, pag tinamaan ka ng sanguine claws, ang daming pwedeng gawin ng NXPE. So, totoo. Kailangan taga nilang lumaban sa lane mismo. Kaso, ang ginagawa ng NXPE, sila yung nagdadala ng laban sa side ng Bren Esports. At eto pa, TDC Chantella, may traps pa dapat ang Bren Esports dito na iwas dapat sa pusoy. Kaso ang nangyayari, nasusugod sila ng NXPE, ganito katalino. Again, ganito kalinis yung kuponan na to. Yelly Hayes, 2-0-3 na din ngayon. Yureshi, masakit na din. The double mage setup, nag-work sa NXPE. Ano yung chance? Kumbaga parang yung movement dito na next play EVOS, kailangan lang nila na may mag-front ng isa kasi super long range talaga literal si Yureshi at si Yelly Hayes. Napaganda agad para sa kanila. Middle lane. Ejector si Flap. Oh no, susugod na si MP the King, naaamoy niya na ang dugo! Double kill para kay Hesa. And ang ganda nito ah, ang ganda ng kineto para kay Hesa when it comes to the item timings. Kung makikita natin yan mamaya. Pati mas nagiging, mas mapapadali ngayon yung execution o yung attempt ng NXPE to win this part of the match, this middle game. Kasi with that fight, na-disable ka agad yung Bren Esports, hindi nila kayang pumalag sa Lord Take at free. Objective na naman para side ng NXPE. Alam mo ngayon, sa Bren, feeling ko, kailangan nang talaga nilang mag-reset. Kasi nangyayari ngayon, nagre-react din sila sa mga gustong gawin ng side ng Next Play EVOS against them. Pero binibigyan kasi nila ng chance yung Next Play EVOS na magkasama-sama. So there's a possibility for them to go for a split push. They have the bubble and kupa kasi nga kailangan nilang bigyan ng space. Yeah. And Next Play EVOS, wow, just punishing yung mga loopholes, kumbaga, yun dito sa Bren Esports side. At tignan mo yung ano ng Next Play, no? Tignan mo rin yung discipline. After ng Lord, hintay talaga sila. Back talaga sila. Walang sugod. Diba? Sobrang iba to sa game kanina na talagang showtime eh. Ito parang discipline, linis. Yep. Systematic, talagang hinihintay nilang umangat muna yung bottom lane. At sasabay din yung top lane. Talagang all three-way push. Okay, NXPE. Boom. Totally owning this game. Ooh. Sabog ang muka ni Lasty Mac. Grabe naman. Tama ba yung lyrics? Wasak pala. Oo, wasak. Wasak na wasak. Ang puso ni Lasty Mac. Ayun. At ayun pa nga. Grabe yung kurot. Ang sakit. Kinurot, te. Masakit, te. Masakit yung kurot. Ito yung mga klase ng kurot na ayaw mo na lang. wag mo na ang kurutin, wag mo na ang lambingin. Uy, grabe naman. Diba, kung ganyan lang din yung kurot, ganun yung ginagawa ngayon ng NXPE. Napakalinis, sunod sa blueprint. NXPE,
lamang na sa laban na to. Pero nakikita ko, next to Evos, meron kasi silang certain pressure na binibigay sa Bren. Uh-huh. Pero kasi si Bren, take note, meron sila dito ng Popoling Kupa, although possible kasi ma-burst agad dito yung damage ni, I mean, yung pagka-tanky nung Kupa. So, mahirap nga for Bren. Ang hirap pumasok, promise. Even for the Grock, kasi diba sabi natin si Grock, he is tanky as long as yung team mo yun nasa lead. Mm. Pero kasi sila yung naghahabol ngayon. So next play EVOS, pwedeng-pwede na siyang i-burst anytime. Kagaya nga, no? Sakit agad ng damage. Kasi yung Reshi. Tignan natin ngayon. Nasa lukod si Flop. Ay, eto na. Sa bunod para kay Flop. Pero nawasan yung damage out. Buti ito na follow up. Wala pang magawa ngayon. Dahil si Reshi, siya pa yung naging glue habang ninakaw na ni Elise yung purple. Oh no! Grabe yung lifestyle ni Oreshi. Again, ito yung mga innate advantage ng isang Valentina, and that's one of the reasons why kung bakit ang taas ng ban rate ng ni Oreshi. Dahil sa kanyang XP gain na nakukuha, mas mataas, mas mabilis siya mag-level sa position 4, pati yung lifestyle niya. Nakita natin kanina si Flop, talagang inaasinta niya lagi si Oreshi. But Oreshi, with just one blow, skill 1, skill 2, nakukuha niya kagad yung HP niya. Oo, tsaka ito, TDC Manjin. Mm-hmm. Kanina sinabi natin, next play EVOS, ang hirap na makatakas agad ng Bren for every team fight. Si Yelly Hayes ngayon, nagbuo pa siya ng Ice Queen Wand. Oof. So there is additional slow for every damage na bibitaw nila dito. Kasi ang combo na ngayon, actually parang madali na yung buhay ngayon ni MP the King kasi babawasan na ni Yoresha ni Yelly Hayes. After not ngart na lang. Nilinis na lang siya eh. Yun yung tinatawag na na 90s movie police. Wow! Yung pupunta na lang, pag natapos na ni Nabahabalu at ni Nadolphy yung laban, doon na lang dadating. Ganun na lang yung ginagawa ni MP The King dahil sobrang tama ka doon, Chantel. Yung damage output nang gagaling kay Yureshi, kay Yelly Hayes, even si Hesa with the pokes. And tingnan mo, isa pa lang yung nakikill ng Bren. Sa laban na to, ganito naka-one-sided yung game. Oh my God! At naku po! Ang lalim nun! Delikado to para sa Bren, ha? Let's see, Desperation Ultimate para kay Flop dito. Pero nako, nagkasabu na talaga! Sinashampo na! Pero ay, si Flop wala na magawa dahil sinaw na ng bala ni Hesa! NXPE! Maaga ata tayong pauuwiin ngayong day number 3 ng week number 2. Ihanda mo na ang dinner mo, Shante! Naka-ready na! Ready na eh! Ready na na next play, EVOS. Imagine, even Yureshi naka-ready na rin during that time. Sabi niya, teka, parang dito dadaan si Sasa. Pero wait, diba? Ang lalim nun eh! Ang lalim nun! Yung mga players na next play, EVOS, naglo-lord. Tapos si Yureshi, naka-solo kill doon sa may middle lane at si Saksa pa yung nakita niya. Pero ito na, Lord, for the side of next play, EVOS, harangan ni Lusty. Sinarado yung What a play! The Rocket Snipe play para sa NXPE! Wala nang sabi-sabi pa! Malinis lang talaga! Next play, EVOS! Parang ano eh, parang 1, 2, 3, go! Biglang maximum charge na steal ng IMU dito ni, kay Saksa. But then again, saktong-sakto din yung sniper dito ni Beatrix. Saktong-sakto pa to take down just a single target sa side ng Bren Esports. At yun lang din yung kailangan nila para makapasok dun sa loob ng base. Grabe yung pinakita ng next play EVOS. Tama, binagit nyo din eh. It's all about next play EVOS with the discipline.